at doon dumaan ang Panginoon sa kanyang harapan habang sinasabi niya na siya ang Panginoong Diyos na lubhang maawain at laging mapagpatawad. Pero habang dumadaan ang Diyos, tinatakpan niya ang mukha ni Moises upang hindi niya makita ang Panginoon. At nang nakaraan na ang Panginoon, saka inalis niya ang kanyang pagtatakip. Kaya ang nakita ni Moises ay ang likod ng Panginoon. Gayun din naman, hiningi ni Elias sa Diyos na ipakita sa kanya ang kanyang kaluwalhatian. Kaya pinaakyat ng Diyos sa bundok ng Horeb itong si Elias at umasok siya sa isang huwid. Dumaan ang malakas na hangin, nayanig ang lupa, dumaan ang apoy. Pero noong nainig ni Elias ang isang maliit at banayad na tinig, nakilala niya ang Diyos at tinakpan niya ng kanyang damit ang kanyang mukha upang hindi niya makita ang mukha ng Diyos kapag siya'y humarap sa kanya. Sa araw na ito, mga minamahal kong kapatid, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok at sinabi niya sina Pedro, Santiago at Juan. At nagbago ang anyo ang ating Panginoon sa kanilang harapan. Nagliwanag na tulad ng araw ang kanyang mukha at nagninding sa pagkabusila ang kanyang mga damit. Ang lampo ng kanyang pagkatao ay hinawi ni Jesus upang mamalas ng kanyang mga alagad ang kanyang kaluwalhatian bilang Diyos. Ang sabi nga ni San Pablo sa ikalawang San Pedro sa ikalawang pagbasa ngayon, nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan ng ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang kangangalan at kapurihan. Ito'y nangyari ng marinig at tinig mula sa dakilang kaluwalhatian sa langit. Ito ang aking anak, siya ang lubos kong kinalulugdan. Narinig naman namin, narinig namin ito sapagkat kami kasama niya doon sa banal na mundo. Nakasisilaw na tulad ng araw ang mukha ni Jesus sapagkat siya ang Diyos na nananahan sa liwanag na hindi matipigan. God, He is God who dwells in unapproachable light. Pero ngayon, dumating sina Moises at Elias at muli sila humarap sa Diyos. Pero hindi tulad noong kanilang kapanahunan na nakapan ang kanyang mukha ang pa hindi nila nakita ang mukha ng Diyos. This time,
tinitigan nila at hindi matitigang mukha ng Diyos. At saan sila nakatingin? Nakatingin sila sa mukha ni Jesucristo. Nakatingin sila sa mukha ni Jesus at nakita nila ang hindi matitigang liwanag ng Diyos. Dahil si Jesus ang nakikitang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Sa kanyang mukha ay nagniningning ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang sabi nga ni Jesus kay Felipe na kanyang alagad, ang nakakakita sa akin ay nakakakita na sa aking Ama. Pagmasdan yung larawan na yan, sino ang nakikita niyo? Diba? Si Jesus. Hindi. Kasi ang pangalan na sa baba, ang Diyos Ama. Bakit pumangalan Jesus? Precise. Ang nakakakita kay Jesus ay nakakakita sa Ama. Magkamukha sila. Kasi kung ano ang Ama, gayon din ang kanyang utong na anak. Okay, so, sa kanyang pagkamukha, sa tindi ng kanyang pagkamukha, nag-alok si Pedro na ipagpapatayo niya ng umol ang aming Panginoon. Tulad ng ginawa ng Moises sa ilang. Sa utos ng Diyos, nagtayo si Moises ng tolda para pamahayan ng Diyos at siyang maging tagpuan niya para sa bayan ng Israel. At noon na itayo na ni Moises ang tolda, bumaba doon ang malimbing na tulang na unang bumaba sa bundok ng Sinai. Pero ngayon, sa banal na bundok ng pagbabagong anyo, hindi na nakapagtayo ng umol si Pedro. Bakit? Kasi bago niya nagawa ito, ang maninig na ulap ay bumaba. Ang maninig na ulap ay bumaba. Pero walang tulad ng binabaan. Sino ang binalutan ng sino ang binalutan ng maninig na ulap? Ito'y bumalot kay Jesus. Bakit? Kasi si Jesus ang bago at walang hanggang templo. Ano bang templo? Ang templo'y tagpuan ng Diyos at ng tao. At hindi ba kay Jesus talagang tagtagpo ang Diyos at ang tao? Kasi siya ay Diyos na totoo at tao rin naman ito. Sinabi nga Jesus, wala makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kay Jesus lamang natin makikita ang Ama. Kay Jesus lamang natin makikilala ang Ama. Kay Jesus lamang natin makakatagpo ang Ama. At kay
kay Jesus lamang natin maririnig ang Ama. Kasi ang Ama mismo ang nag-utos sa atin. Ito ang aking minamahal na anak na Diyos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Bakit natin dapat pakinggan si Jesus? Ang sagot, kasi ang nakikinig kay Jesus ay nakikinig sa Ama, sinugo, nagsugo sa Kanya. Kung naalala ninyo yung mga talinahakan ng nakaraang linggo tungkol sa kayamanan na kabaon sa bukid at tungkol sa mamahaling peras, well, ganun din yun. Ang tunay na kaluwalhatian ni Jesus ay hindi pa natin ganap na nakikita. Diba? Noong una siyang bumaba at naging tao dito sa lupa, tinagot ni Jesus ang kanyang hindi matitigang liwanag. Saan? Sa ilalim ng lambong ng kanyang katawang panta. Ito'y ginawa niya upang hindi siya katakutan o pangilagan ng mga tao na isinya lumapit sa kanya. Christ our Lord covered His divine glory under the veil of His human flesh. In fact, nung una siyang bumaba, ang anyo na kanyang inangkin ay katawan ng isang bata. At sino ang natatakot sa isang bagong silang na sangkot? Kinadiliwan siya dalawin ng mga pasto. Kinadiliwan siya sambahin ng mga pantas na hari. Kinarga siya ng buong katuwaan ni Simeon. Nilamitan siya at pinagbasdan ng matandang propeta na si Ana. No one was intimidated. Natatanda niya yung kwento at noong nakipagkita ang Diyos kay Moses. Pagkatapos ka na pag-uusap, nagliwanag ang kanyang mukha. At natakot ang mga tao na lumapit sa kanya kasi niliwanag ng mukha ni Moses. Pinagsabihan siya ng kanyang kapatid na si Aaron. Kapatid, natatakot sa iyong mga tao kasi nagliwanag ang iyong mukha. Pero ginawa ni Moses, tinakpan niya, nagsuot siya ng belo at tinakpan niya ang kanyang mukha ng belo. Ganun din naman, ang hindi matitigang liwanag ng Diyos Anak ay tinakpan niya ng belo ng kanyang kalikasan bilang tao. Upang hindi tayo mangibig na lumapit sa Kanya. Tinago niya ngayon, hanggang ngayon, patuloy niyang tinatago ang kanyang di matitigang liwanag. Tinago niya ang kanyang kaluwalhatian ngayon
sa ilalim ng lambong ng tinapay at anak. Tinatago niya ang kanyang kaluwalhatian upang hindi tayo matakot at magkatubili lumapit sa kanya para kainin natin ang kanyang katawan. Gusto niya kunin natin ang sakramento ito at kainin dahil ito lamang ang paraan para makibahagi tayo sa banal na buhay ng Diyos. Hindi matatawaran ang kaluwalhatian ni Jesus. Hindi maarok ng ating abang kamalayan ang kadakilaan ng kagandahan at kabutihan ni Jesus. At lalo itong hindi kadhang isip lamang. Nakita ito ni Pedro, Santiago at Juan at sa tindi ng kaakit-akit na kagandahan nakita ni Pedro. Napasabi tuloy siya sa Panginoon, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. It is good for us to be here. Hanggat maaari, ayaw na niyang umalis. Hanggat maaari, ayaw na niyang iwan ang kaluwalhatian kanyang nasaksihan. Sabi na niya, lalo tinibay ang aming paniniwala sa inihayag ng mga propeta. Alam po niyo, kung makita lang sana natin ang kanilang nasaksihan, natitiyak ko, aayaw na natin umalis sa simbahan. Hindi tayo papayag na panawag ng kagandahan ng mukha ng Diyos. Kaya alam tayo, tinatamad magsimba. Kaya alam talaga, may nangangahas na lumapastangan sa Panginoon. Ay dahil hindi natin nakikita ang kaluwalhatian ito. Siguro alam mo, kung nakita lang ni Pura Luka yung kaluwalhatian na katago kay Jesus, hindi niya lalampastanganin yung Ama namin. Hindi magsusot na sarili para gawin katatawanan ng Diyos. Takot lang niya. Kung naiintindihan lang niya ano ang kaya gawin ni Jesus, kung naiintindihan lang niya na kaya-kaya ni Jesus na bawian siya ng buhay at pagkatapos ay ihulog ang kanyang kaluluwa sa impyerno, malamang hindi niya lalabas tangani ang tao lang niya. Kung nalalaman lang natin ang tunay na halaga ng nakatagong kayamanan, kung nakikilatis lang natin ang tunay na halaga ng mamahaling perlas, kung nalalaman lang natin yung totoong value ng kayamanan at ng peras, kung nakikita lang natin ang tronong nagniningning dito sa ating harapan, kung nakikita lang natin ang milyong-milyong mga anghel na narito nakapaligid at naglilingkod sa Panginoon. Kung nakikita lang natin siya na
aking altar. Kung nakikita laksanan natin ang kanyang kapamahalaan, kadakilaan, kamahalan, at kaharian. Kung nakikita laksanan natin ang lahat ng ito, natitiyak ko, natitiyak ko, sasabihin natin sa Panginoon, Panginoon, how good is it for us to be here? Kay ina na tayo'y nandito. Dito na lang tayo manirahan. Dito na lang tayo manatili. Dito na lang tayo mamalagi. Tama ang sabi ni Hari David, kay ganda ng iyong tahanan o Panginoon ng mga hukbo. Mas mamatangsin ko pang manatili ng isang buong araw sa iyong tahanan kaysa matagpuan kung saan-saan ng ilang libong oras. Mga minamarang kapatid, pabayaan natin ang nasaksihan ng mga apostoles ang maging motibo para lalo tayong magsunikap na makapasok sa kaharian nila. Well, gusto kong makarating dyan. Gusto kong makarating dyan. Kayo, anong wish list nyo sa travel list nyo? Gusto kong makapunta ng Italy. Gusto kong makapunta ng Disneyland. Gusto ko makapunta dyan, sa Europa, sa UK, sa Canada. Bakit? Balita ko maganda daw dyan. Kasama ba sa wishlist hindi namin? Kasi pag hindi nyo tinangal yun, hindi makakapunta doon. Tatanggal nyo ang San Jesus, hanapin ninyo at inyong matatagwa. E paano kung tatagwa ito hindi mo hinahanap? Kumatok kayo at kayo pag-uusan. Paano kayo yung pag-uusan? Hindi mo hinahanap. Wishlist nyo ba ang lagi? Ako wishlist ko lagi. Bakit ba? Balita ko. Ang ganda-ganda ko. Balita ang ganda-ganda. Ano kung makunta sa impyerno? Bakit? Balita ko ang init ko. Balita ko ang malinig ko. Balita ko mahirap. Ayun. Nasaan ang wishlist ninyo? Nasaan ang wishlist ninyo? Pagkukulang natin ng pansin ang patotoo ng mga apostoles sapagkat ang katulad nito ay isang ilawan sa karinulan na tumatanglaw sa atin hanggang mamanaag ang araw ng Panginoon at ang sinag ng tala ng tumagay maglagos sa ating mga puso. O Mary, conceived without sin.